Uy! Ngayon dumating na superhero! Si Super Inggo! Ang bayaning siraulo! Ikaw ang siraulo! Ang dog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. May pagkakataong malalaman lang talaga natin ang halaga ng isang bagay o isang tao kung wala na ito sa ating buhay. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Inggo sa ating dulang sa kanyang panahon. Magandang gabi sa'yo, Lloyd. Na-estorbo ba kita? Oo naman. Sarap ng pagkakahiga ko eh. Malapit na nga ako makatulog. Ganun ba? Sige, alis na ako. Kunin mo na lang ito. Oh, eh ano naman ang laman nito? Kalderetang baka. Hindi ba yan ang paborito mo? Busog pa ako. Eh di, lagay mo na lang sa ref. Bukas mo na kainin. Masarap yan. Talaga lang ha. Sandali nga. Bubuksan ko to. Uy, ang bango ah. Mukhang masarap na ah. Magugustuhan ito ni Morant. Sinong Morant? NBA player yun, di ba? Oo. Idol ko yun eh. Kaya yun din nga ipinangalan ko sa aso ko eh. Pambihira ka naman. Nagpakahirap ako sa pagluluto niyan. At ginawa kong espesyal tapos ipakakain mo lang sa aso. Pasalamat ka pa nga dahil sa aso ko ipakakain eh. Kesa naman ilagay ko yan sa kanin baboy. Pero kung nanghihinayang ka, eh di ikaw na lang ang kumain yan. Sige na. Ipakain mo na yan sa aso mo. Kunwari ka pa, nakimuran po, ipapakain. Eh, pagkatapos, ikaw rin pala lalanta. Ang sarap kaya nito. At saka isa pa, sinabi ko lang naman yung kay Inggo. Para naman, mawala siya ng gana sa panliligaw sa akin. Napakabait at napakatsaga niya si Inggo. Ano po ba naman ang ayaw mo sa kanya? Ano naman ang magagawa ko, Nay? Hindi ko talaga siya type eh. Pero alam mo, anak, gusto ko siya para sa'yo. Hmm? Iilan na lang ang malalaking katulad niya. Eh, kayo naman pala may gusto sa kanya eh. Eh, di sasabihin ko sa kanyang kayo na lang ang ligawan niya. Oh, total byuda naman kayo. Malay niyo, magustuhan din kayo ni Inggo. Ano ba kalukuhan niya? Pinagsasabi mo dyan? Hoy, si Inay! May gusto kay Inggo! Sira ulo! Gaga! Saan ka ba pupunta? Sasamahan kita. Eh, kung sabihin ko kayang sa impyerno ako pupunta, ha? Sasamahan mo pa rin ba ako? Kahit pa siguro sa impyerno ka magpunta, ipaparamdam ko sa iyong nasa langit ka pa rin. Dahil akong yung magiging guardian angel. Anong guardian angel ka dyan? Eh, mukha kang ng demonyo. Hmm? Buntot at sungay na lang ang kulang sa'yo, no? Grabe ka talagang manlait. Ay, naku, hindi kita nilalait. Sinasabi ko yung totoo. Hindi kita type eh. Kaya ba, di ba? Tantaran mo ako! Sobra ka naman, Lloyd, ah. Bakit hinapan mo sa basurahan yung bulaklak na binigay sa'yo ni Inggo? Umpisa ngayon, lahat ng ibibigay niya sa akin, itatapon ko talaga sa basurahan. Ay, grabe ka talaga. Ang lipit mo. Inakakabwisit na kasi. Ilang beses ko na nga siya binasted, pero ayaw pa rin akong tantanan. Oo, Lloyd, ayan na siya. Lloyd, ah. Bakit mo naman itinapon sa basurahan yung binigay ko sa'yo yung bulaklak? Ang ganda-ganda pa naman, tapos ibabasura mo lang. Ganun ba? O, huwag kang mag-alala. Babawi na lang ako. Ha? Reregaluhan din kita ng bulaklak. Hindi lang basta bulaklak. Special pa yun. Ano namang klaseng bulaklak yun? Eh, di yung bulaklak na may special design. Tapos may nakasulat pa. Huh? O, hindi na lang I love you o nakasulat dun, kundi condolence. Bulaklak naman yun ang patay. Gusto mo na ba akong matodas? Kung po pwede nga lang na ipanalangin sana mo, wala ka na sa landas ko eh. Toxic ka na kasi, Inggo! Nakaalibad ba na ako talaga sa'yo? Okay, sige. Suko na ako. Kung ang paglayo kong makakapagpasaya sa'yo, edi, hindi na kita muling gagambalain pa.
Napakasakit talaga ng ginawa niya. Grabe, parang dinurog niya ang puso ko. Eh, ang kulit mo naman kasi. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang iisa ang babae sa mundo. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo kay Lloyd. Eh, anong magagawa ko? Siya talagang mahal ko eh. Kalimutan mo ng lintik na pagmamahal yan. Ano naman? Tantanan mo na si Lloyd ha, dahil nagmumukha ka lang tangang asong buntot na buntot sa kanya. Para sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Bakit hindi ako magustuhan ni Lloyd, ha? Eh, ba't hindi mo itanong sa salamin ang bagay na yan? Pero, ano naman kaya sasagot ng salamin sa akin? Ano ba? Eh di, of course, Inggo. Pangit ka talaga. Ha? Ang hirap naman ng ganito. Hmm? Nakakapanibago. Wala tayong mautusan. Nag-resign na kasi si Inggo bilang messenger natin eh. Eh kasi masyado siya nasaktan sa mga ginagawa mo. Eh ano naman ang magagawa ko? Nakakairita naman talaga yung kakulitan niya eh. Alam mo, Lloyda, baka mamaya dumating yung panahon, hahanapin mo rin siya at magsisisi ka sa pag-reject mo sa kanya. Oo, aminin ko nga. Namimiss ko siya. Uy. Naninibago kasi ako eh. Parang bang hindi kumpleto ang buhay ko kapag walang nambubwisit sa akin. Talagalong ho. Namimiss niya si Inga. Ay! Ano ganyan? Ito. Wala yun. Naninibago lang talaga ako. No? Don't worry, Lloyda. Huwag mo nang hanapin si Inga. Dahil narito naman ako eh. Susme. May bagong toxic sa buhay ko. Hindi naman ako kasing kulit ni Inggo. Kaya hindi ka mababadrip sa akin, my darling. Uy, my darling daw, Lloyd, oh. Haba talaga ng hair mo. Naku, ewan ko sa'yo, egay. Darlingin mo yung mukha mo. Wala ka rin maaasahan sa akin, oh. Dahil mas pangit ka pa nga kay Inggo. Grabe talaga. Sige lang, Lloyd, ah. Layitin mo ko at balang araw, mas pangit pa sa akin ang magiging kapalaran mo. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak ha. May problema ba? Wala po, Nay. Namimiss ko lang po si Inggo. Hmm, talaga? Nangangahulugan lang sigurong mahal mo na rin siya. Eh? Hindi naman po siguro. Naninibago lang po ako. Anak, babae rin ako. At ganyan-ganyan din ang ginawa sa akin ng tatay mo noong nililigawan pa niya ako. Halos araw-araw din siya kumagparamdam sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin. Tapos, bigla na lamang siya naglahong parang bula. Inanap-hanap ko siya. At doon ko napagtanto. Mahal ko pala siya. Ano pong gusto niyong puntuhin? Mahal ko na rin po ba si Inggo? Aba, hindi ko alam. Dahil ikaw lang ang makababatid niyan. Arita! Kaya atin na kita. Di na bale, Egay. Makakauwi naman ako mag-isa eh. Sige na. Pare, atin ka lang naman eh. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, gusto ko umuwi mag-isa. Kaya ko naman eh. Ayoko kasi may kasama asungot. Ah, ganun. Asungot pala ako, ha? Ha? Ah! Aray ko, bitiwan mo ha! Dapat sa'yo, tinuturuan ang leksyon. Ha? Bitiwan mo! Pitiwan mo siya! Uy! May dumating na superhero! Si Super Inggo! Ang bayaning siraulo! Ikaw ang siraulo! Walang yaka! Ito! Sa balisong! Hindi ka ubra dito! Papatayin kita, Inggo! Oh, Diyos ko! May hawak na balisong si Egay! Ito ang bagay sa iyo!
mamamatay ka, Inggo! Mamamatay ka! Ang mong akala ko talaga, tuluyan ka na mapapahamak. Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Egay? Lloyd, mahal kita. Kahit buhay ko, itataya ko para sa'yo. Sorry, Inggo. Patawarin mo ako. Nalagay sa peligro ang buhay mo lang dahil sakit. Huwag kang humingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Hindi maganda ang naging pagtrato ko sa'yo. Kaya may kasalanan pa rin ako. At sa kabila na nagawa mo pang itaya ang buhay mo dahil sakit. Dahil mahal kita, Lloyd. Mahal na mahal kita. Inggo, magpagaling ka ha. Dahil umpisa ngayon, mamahalin na rin kita. Promise. Talaga? Maraming salamat, Lloyd. At patutunayan ko sa'yo nga, hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Kung sino pa raw ang taong hindi natin inaasahan, ay siya pa palang tutulong at dadamay sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, at Maynard Blandicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi, at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.